Yo, what's up? It's your boy Don with back! Hey, manyo ko! Yung pag-usapan natin about basic maintenance ng mga motor natin. Baka meron pa kayong mga hindi alam na dapat i-maintenance sa motor natin. Talon-lalo na sa mga bago lang na nagmumotor dyan. Alam ko, maraming nanonood sa akin na ngayon pala nagkakamotor. Lalo natin sa ating mga technique 150. Usapan natin. Hanap lang tayo na pwede natin pag-videoan. Kaya tara! Yo! Yo, wala ka. Tayo na malapit na tayo sa festival natin. Video natin na to ngayon is sakto-sakto nga. Lalo na ngayon, mag-holy week, maglo-long weekend. Madaming maglo-long ride. Nga bang kailangan nyo i-chintinan sa motor nyo kapag ka maglo-long bike na rin kayo. Hali ka, hanap na yung pwesto. Dahil nga yung iba dyan, naglo-long ride lang. Hindi na nagme-maintenance. Dahil lalararap naman nila, bukit pa naman daw yung motor. Hindi sila magme-maintenance para pag sa long ride. Tapos bigla magkaka-aberya. Ayun nga no, pag-usapan natin yung mga dapat i-maintenance or mga basic maintenance sa ating mga motor, lalo-lalo na sa mga scooter. Ito ang mga kailangan mong i-maintenance dahil nga ito ay mga posibleng makasira ng yung motor. Kaya ito, simulan na natin. Siyempre, unahin na natin sa maintenance is yung change oil. Alam naman natin na kailangan natin magpa-change oil kada 1,000 or 1,500. Pwede rin sa 3,000. Ako kasi kapag nag-change oil ako is 1,000 or 1,500 lang. Depende rin sa langis nyo. Pero iba kasi umaabot ng 2,000, 3,000. Pero ako ayoko nang ganun kasi parang napakatagal na nun yung 3,000 tsaka 2,000. Kaya kung hanggat sa maaari nag-change oil ako hanggang 1,000 lang, hanggang 1,000 or 1,500. Ang pag-change oil naman is gagawa ko ako ng video niyan sa susunod kung paano ba mag-change oil, magpalit ng gear oil. Ayun nga no, nabanggit na rin natin yung gear oil. Ayan, dito yan. Yung gear oil is dito sa gearing niya. Ito is parang makina rin yan na maliit na maraming gear. Kumbaga dito yan dinidrain. Ayan, dito yung drain plug niyan. Tapos dito yung papasukan ng nangis dito yan. Pwede ka naman palit ng gear oil every 2 beses ka mag-change oil tsaka magpalit ng gear oil or every 3 beses. Hindi naman mabilis madumi ang langis na yan. Pero ako, para sa akin lang ah, ginagawa ko kada change oil, nagpapalit na ako ng gear oil. Kasi nga, mura lang naman yung gear oil eh. Nasa 50 pesos lang yun eh. Kaysa maging change oil lahat. Ako nga ginagawa ko, nagpalit na rin ako ng gear oil pang nag-change oil para ma-prevent na rin natin yung kasiraan lahat. Mura lang naman yun. Nasa 50 pesos, 80 pesos yung mga gear oil. Kaya sinasabay ko na rin siya. Tapos naman is yung coolant. Lagi natin chachangkat. Lalo na kung ikaw liquid cooled yung mga motor nyo, ng mga scooter. Yung sa Honda Click 160s, nandito naman yung coolant na yan. Ito yung coolant natin. So, kailangan lagi nyo rin chine-check to. Lalo na yung reserve. Nandito naman yung reserve ng 160. Eh, nandito sa gilid. Yung akin, makapansin nyo, malapit na siya sa lower. Ayan o. Bago tayo mag-long ride, i-re-refill natin yan. Or kaya, pwede rin naman i-flashing para mas gumanda. Pero ako, re-refillan ko na lang. Yung iba naman, yung gear oil nila is nandito lalo na sa mga Click 125 or 150. Nandito sa ilalim na to. Ang kinagandahan nga dito sa 160 is nandito. Masisilip mo. Ayan o. Diba, silip na silip mo yung coolant nila. Mura lang naman din yun. Halos matagal mo na rin magagamit yung coolant na yun. Kaya all goods yun. Yung isang malaking latang ganun o. Halos na sa magkano lang yun. Tapos ng best mo na siya magagamit. Tapos ito, kailangan din pinapalitan natin to. Depende sa inyo or every 5,000 yata, 6,000 or depende kung sisilipin nyo naman to kung madumi na talaga siya is yung air filter. Kailangan kasi ang air filter ng mga scooter is nandito. Ito, kailangan lagi nyo sinisilip to dahil ito yung parang lungs ng ating mga motor. Kumbaga, ito yung humihigop ng hangin papunta dun sa ating mga makina. Ito yung nagfi-filter ng mga dumi para hindi pumasok dun. Kailangan pinapalitan din to yung mga air filter nyo. Depende naman yan kung madumi na. Pwede nyo naman i-check yan. Madali lang naman i-check to kung madumi na. Or kada mag
kada buwan pwede nyo i-check kung madumi na talaga, pwede nyo pagpagin. Kaya yan, mas, di ko lang sure kung mas okay yung washable, pero hindi ko pa natatry kasi yung washable. Ang ginagawa ko, pinapalitan ko lang talaga kasi nasa 400 plus lang naman yata yung air filter nito, pagkakaalam ko. Tapos yan, tapos nga sa air filter is yung fuel filter. Kailangan nagpapalit din tayo ng fuel filter. Ang fuel filter is dito naman yan sa ating gas. Nasa loob yun. Kailangan pinapalitan din natin yung fuel filter dahil nga ayun yung sumasala ng dumi sa mga langis na, ay sa mga langis, sa mga gas natin. Lalo na kung hindi pa malinis yung pinagpapagasan nyo, kailangan pinapalitan nyo rin yung fuel filter nyo dahil mahirap na kapag napasukan kayo ng dumi lagi nyan, tapos lalo na kung mga deposit nyan, mga kalakalawang is pumasok sa makina nyo. Kaya kailangan nagpapalit din tayo ng mga fuel filter. Every 10,000 odo, alam ko pinapalitan na yan. Or pwede nyo i-check, makikita nyo naman kung madumi na talaga siya. Pwede nyo naman ipacheck din sa mekaniko. Tapos ito, kailangan nyo to lalo na kung maglo-long ride ka. Lalo na ngayon, Holy Week, long weekend, is yung ating CVT, lalo na sa mga sa scooter niya. Kahit anong scooter yan, basta lagi nyo check yung CVT. Ito yan, mga nasa loob niyan. Mga nasa loob niyan, kailangan chinecheck nyo yan lagi. Pwede nyo ipalinis. Ako, nagpapalinis ako every 5,000 or kaya every 3 months, pwede ka na magpalinis ng CVT. Dahil maraming nasisira dito sa CVT na yan. Tsaka nandyan lahat, lalo na sa belt. Lalo na yung belt natin, kailangan chinecheck nyo yun every... Ang nakalagay kasi dun sa manual, alam ko, is 15,000. Pero kailangan dyan, i-check nyo na rin. Depende rin kasi sa riding habit nyo kung paano nyo gamitin yung motor. Lalo na kung walwal ka, mabilis masisira nga yung mga belt mo tsaka yung mga lining dyan. Kaya kailangan lagi yung pinapa-maintenance din yan or yung mga deposit na nandyan, yung mga dumi-dumi. Kasi nagkakaroon din ng mga dumi-dumi yan dyan. Lalo na kapag pina-check nyo yan at binuksan, makikita yung mga dumi-dumi ng CVT nyo. Tapos, ito rin, kailangan nyo i-check to. Lalo na dito sa underclick natin, is may dalawang braking system siya. Yung sa likod is yung brake shoe. Kailangan chine-check nyo lagi yan, yung brake shoe nito, kung okay pa ba siya or manipis na. Lagi dapat tayo nag-check ng brakes. Yan, tsaka dito. Ito yung adjacent ng mga scooter natin. Yan. Makikita nyo naman yan, yung maintenance nyan, lalo na yung araw dito, yung sagad na siya, or kung palitin na talaga yung brake shoe nyo. Pwede nyo to i-adjust kung medyo malalim na siya, or hindi pa. Ano nga, no? Dalawa nga braking system nito, no? Yung dito naman sa harap, lalo na yung harap nito, ito is naka-disc brake. Lagi nyo checkin yan, hindi naman lagi, titingnan nyo lang naman kung makapal pa ba yung disc brake nyo, or pud na yung brake pad nyo. Kasi mapapansin nyo naman yan or maririnig nyo na parang nararamdaman nyo din na bakal sa bakal na yung nagpo-contact dito. Lalo na pag maingay na yan, lagi nyo i-check yan pagka ganun na yung naririnig nyo. Kailangan nyo na magpalit ng brake pads or kaya ng disc brake. Ito hindi naman to kailangan ipacheck lagi or tingnan. Mararamdaman nyo naman yan is yung suspension. Yung front suspension is kailangan mini-maintenance din yan. Alam ko tuloy. May maintenance din yan. Kailangan nyo iparepack or kaya papalitan nyo ng suspension. Dahil nga, minsan kung hindi ka komportable, kailangan mo iparepack or kailangan mong papalitan ng suspension. Ito rin, ito nga na suspension tayo. Pati itong rear suspension, mini-maintenance din yan. Yung stock kasi, hindi na ma-re-repack yun. Ang kailangan na doon is palitan nyo na talaga. Ako, pinalitan ko na agad kasi hindi ako komportable doon sa stock na rear shock. Kaya ginawa ko, pinalitan ko na siya. Ayun, marami naman aftermarket na ito. Madami kang mabibilan dyan sa market. At mura lang naman suspension ng mga scooter. Hindi tulad ng mga iba. Depende rin sa scooter nyo kasi NMAC, Aerox, mga dual shock. Ang hal yan eh. Ayun. Siyempre, ito rin, kailangan nyo ipacheck or pagka nararamdaman yung mano na yung kabig ng ball race nyo. Papapansin nyo naman ito eh. Yung ball race, kailangan pinapa-maintenance din yan. Papapansin nyo naman yan pag kinabig nyo yan ng paganon ka. Kinabig nyo siya paganon, pakaliwa or pakanan is parang matigas na or may kanto-kanto na yan. Ang gagawin nyo dyan, isa-center span nyo. Ano yan, kahit ako sa inyo. Ayun yan, sa center stand nyo, kaya kailangan nyo na may pabigat dito sa likod. Dito kailangan iangat to. Kasi kakabing nyo pa ganun. At may nararamdaman nyo naman yan kung kumakanto, hindi.
Kapag hindi kumakanto, ibig sabihin nun okay pa. Or pag meron na kayo nararamdaman na kumakanto, kasi smooth yan eh. Pagka nililiko mo, pag bago mag ginaganon mo, smooth yan na liliko-liko. Pero pag nararamdaman mong kumakanto na, yun, ibig sabihin nun palitin na yan. Or may lumalagutok na yan. Tsaka yung gulong natin, ini-maintenance din natin to. Ano na kung mapapansin nyo naman, yung iba naman talaga pinapalitan na agad to yung gulong, lalong-lalo na kapag ka, ano na, pagka maglo-long ride ka, pagpansin mong eto, yung mga ano nya dyan, yung mga linya-linya na yan, pagka hindi na makapal or manipis na, is kailangan palitan na yan. Lalo-lalo na yung mga gilid na yan, lalo na kung bumabanking ka, kailangan nyo yung maintenance to. Tsaka yung mga sealant niyan, pati yung hangin. Yung hangin ng mga gulong natin, kailangan nyo rin ipa-maintenance to. Lalo na ngayon, maglo-long ride kayo, diba? Kailangan i-check nyo lagi yan. Dahil mahirap masabugan ka ng gulong sa kalagitnaan ng daan, sa kalagitnaan ng long ride nyo. Siyempre, mahirap na. Abala. Abala sa lahat ng grupo. Abala rin sa'yo. At doble gastos ka pa kung sakaling masiraan ka. Basta gulong na tayo, sama na rin natin yung tire sealant. Kung naka-tubeless ka at naka-tire sealant, kailangan may maintenance mo rin yun. Ito, yung tune-up tensioner. Yung mga ganyan na maintenance is hindi naman siya kailangan lagi. Kung sakaling nararamdaman nyo na parang wala na siya sa tono, kailangan nyo na ipa-tune up yan. Or parang nahihinaan na kayo, or mano na yung minor niya, nag-iba na yung minor, kailangan nyo na ipa-tune up yan. Mga tensioner niya dyan, dahil mga nagluwagan na yan eh. Pati yung fuel system natin, kailangan nyo rin ipa-maintenance yan. Yun lang naman siguro, yun na yung mga fuel system, kailangan nyo rin ipa-maintenance yan. Dahil nga, mas maganda na yung ma-prevent na natin na mas maaga kaysa nga mag-change oil kayo dyan ng motor nyo. Lalo na ngayon, napakagast, napakamahal pa naman ng mga piyesa ng mga motor. Di naman sa ngayon, matagal na rin naman talagang magastos ng piyesa ng mga motor. Kaya, ayun, yung mga bagay na yan is kailangan nyong i-maintenance. Huwag nyong hayaan na gamit lang kayo ng gamit. Yung iba kasi gamit lang ng gamit. Mahirap na yun yung gamit ka lang ng gamit. Di mo mini-maintenance kasi sira yung motor mo. Kailangan inaalagaan din talaga natin itong mga motor natin. Para sa bandang uli, hindi rin tayo magsisi at hindi tayo mapagastos ng malaki. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Lalo-lalo na sa mga baguhan pa lang sa nagpumotor. Kaya kung nalaman ka sa video ko, hit mo na yung subscribe button at ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga videos at vlog natin. Let's go!